At, yun, nagbabalik nga pala kami dito sa Kuya Nick page. Omega League pa rin mga sir, EU. Group stage division pa rin to. Between Fly to Moon and Ninjas in Pajamas. Ako nga pala si Daddy. Kasama ko nga pala walang ibang kundi si Private Dan mga sir. Hello, good morning. Kami na naman ang magiging caster na itong last series. Oo, 3 a.m. Araka pa lang. Aha. So, NIP versus FTM tayo guys. Ano to? Parehas sa kulelat sa group nila. Sa group, ano ba yung group? Oo, oh, Unibus. Group, group B. Yan, yeah, group B. Parehas, kasi, ano, parehas silang 0 points pa eh. So atakan sila sa pababa, ano, atakan sila pababa. Oo, oh, ano. Atin natin, sa FTM, first two picks nila dito is Tiny Oracle. Okay, nireveal na agad nila yung nila, dalawang support. Sa so, naman NIP, nireveal na agad nila yung dalawang core nila. Invoker, Tide Dark, Invoker, tapos Darkseer, and Spirit Breaker, okay. Pero ganda na sa akin, ano, sagot agad na FTM doon sa Darkseer pick. Meron agad na Oracle. Oracle kagad din eh, no? Bossed sa lane yan eh. Hindi ka pwede mag-ayon siya sa ano, sa sarili mo or sa creeps mo. Tapos, yung search, nadi-dispel din. Maghahanda rin sila sa Oracle na pick. Ah. Ano kaya nga, pwede lang ano, kumuha dito yung carry, yung FDM ng carry. Since alam na nila yung Darkseer, ay alam na nila ano, yung magigil lane sa may baba, Darkseer or Spirit Breaker. Pero tingin natin, baka kasi, ang benta ng Spirit Breaker talaga sa ano, Europe, no? Ang madalas gumagamit ng Spirit Breaker, yung Viking GG. Oh, yeah, favorite nila yan. Kahit wala siya ng Darkseer, naging Spirit Breaker sila. Favorite nila yan ng Spirit Breaker. Yung Phosphor, simple yung Phosphor, si Aramis yun. Si Aramis madalas si ang dalang si laro. So, FTM. Pero, Dan ha, yung mga nag-aarap nga pala ng ring money, ano dyan ha, betting ha, pnxbet.com. Direk, may bet ba tayo? Direk, meron ba tayong pambet dyan? Wala si Derek. Sige, sige, sige. Uy, E.T. Teka. Baka mida na katataw, mida ni din. Elder Titan 4. Hindi ko pa kasi nakikita, nakikita ko sa pubs, nag, yung sa sa EU region, may nag-ano, Elder Titan na offlane. Si Seb yan, gumagamit na Elder Titan na offlane. Hindi ko lang alam kung si General nag-offlane Elder Titan. Pero gusto ko makakita rin, ano, Elder Titan offlane. Wala, OG dan eh, OG yun eh. Eh, kakaiba talaga yung OG, nagmi-mid niya ng Tidehunter. tama na. Sa Tidehunter, ikaw? Teka. Ito kay Boss Dan. FTM tayo? Oo, oh, yan. Tiba na tayo, ibutun. Mga boss, nagbebenta kayo, Bouncer. PM ka lang sa page, boss, ano, boss Loren Abbehuro. PM ka lang sa page ng Kuya Nick. Yan, may sasagot yan. So, ito, Jakira 4th pick. Then, Lifestealer, ano? Lifestealer 4th pick din sa side ng FTM. So, kulang yung NIP ng carry, yung FTM, kulang ng offlane para sa akin. Kasi mong support na natin. Support Oracle Elder Titan, then Tiny Mid. Hindi ba mas maraming mas magandang carry kaysa sa Lifestealer? Siguro, ano, parang may game plan sila dyan sa Oracle Lifestealer. Parang hindi nila pinili Oracle Troll, Oracle Terrorblade, mas pinili Oracle Lifestealer. Oo, tama. Tama yung pagba ng, FTM. Nakikita ko rin kanina kasi open yung Terrorblade eh. Eagles yung Lifestealer dun eh. Tama, tama. Kasi dati, yan talaga madalas makikita mo sa ano eh, sa pangontra sa Lifestealer, Terrorblade. Wala siyang crowd control na ano, wala. Skill or kumbaga item siya ng Mueller, di rin sapat eh. Wala kahit anong itemin niya. Pagtapatan ano, sila. Hindi niya kaya sabayin si ano, si Terrorblade. Sa nice ban para sa ng FTM. Kahit na may Elder Titan sila oh, na magandang pangontra kay Terrorblade, binin pa rin nila. Shoutout nga pala Sir Adrian Benasa, Tiny Infest Band daw. Shoutout rin pala Sir Miggy Abrina, pwede. Yun, good morning sa'yo, sir. Magja-jogging ako after nitong game mo. Nga, sakto nga, 3 a.m. na eh. At, di na ako nakapag-exercise eh. At katamad. Exercise ko lang, linis ng bahay, yun lang. But parang may sumus doon. Hindi ata naniniwala sa direct sa'yo eh. Alam mo, naglolo ko ako eh. Uy, like-an.
Ah, Laikan. Okay. Ayun, but so good morning din pala kay Sir Haynes. Sir Haynes. Baka kasi mga bigla nung ano eh. Maganda rin kasi yung combo ng Dark Seer tsaka Laikan, iayon shield mo lang eh, no? Yung alaga. Tapos magugulat kayo yung HP mo bumababa na. Yung hindi pala, makikita eh. Yung pala naka-iron shield ni alaga, ni Laikan. Bagay, nakikita ko yun sa Trent. Kaso nga lang, kita mo yung alaga ni Trent. Oh, yes sir, game 1 pa lang po Sir Mark. Last Mark, series na po ng Kuya Nick. So, sa side ng NIP, kailangan nila nandito na carry na kaya tumagat. Sa live stealer, sa matchup. So, mga nakikita kong possible pick nila dito is Ursa. Ursa Troll. Pwede. Slark. Okay din sa akin, Slark. Ursa Troll, Slark. May mga nakikita kong option para sa kanila. Nakabad ba spec? Hindi. I think okay lang din yung spec. Kasi para may tatalon sa Oracle sa teamfight. Sabagay. Oh, Necro. Okay. Oh, FTM. Ano kaya yung last pick nila dito? Tine-expect nilang anto, no? Tiny offlane. O Elder Titan offlane. Tapos Tiny 4. Kaya nagbaban sila ng mid. Pati natin kung tama ba yung basa dito ng ano, NIP. Pagdating sa draft. Morph ban eh. Sir Wachu. Ban yung morph. Morphling ban eh. Pagdating sa atin. Copy niya yung lifestealer. Tapos libre BKB na. Nagana pa po ba yung ibon ni Beastmaster sa Ion Shield? Nagana pa ba yun dan? Kasi yung ibon ni Beastmaster, nakastay na siya sa isang position. Hindi mo na siya nako-control. Kaya di na siya ganun kaganda. Ah, ganun? Oo. Kumbaga, yung alaga ni Beastmaster, pag gusto mo siya i-cast, mamimili ka lang kung saan mapa, ay kung saan place siya, na nandun, tapos pag nandun na siya sa place na kinas mo, nakastay na lang siya dun. Hindi siya pwede gumalaw. Kaya nga, ano yun, minus... Ang lawak talaga na insights ni Dan sa game. Minus micro na nga yun kaya, kay Beastmaster eh. Ah, Mirana mid data to? Oo nga. Teka, gusto makita kung Mirana mid to eh. Okay, shoutout kay, ano? Malalim na ang gabi. Unit A, masabi ko sa'yo, A, Axe versus Magic, pambaka Magic, maubos ang Magic. Sa mga nag-i-pinsbet dyan, alam niyo na. Next na laban na ito, mainit to, ha? Pacers at saka Miami. Inibigyan ko na kayo ng tip, Miami, okay? Okay? Kung gusto niyo, bubuhin ko pa, tumaya na kayo sa Miami Pacers. O, yan na, binuo ko na. Kung may tanong kayo sa Phoenix Bet, PM nyo ang Kuya Nick. Yeah. Pero Kuya Nick, Lakers ka pa rin, LeBron ka pa rin. LeBron pa rin. Hindi, pag player LeBron. Pero pagka team, Minnesota. Eh wala eh. Ang Minnesota. Lani Minnesota, wala eh. Diba? Sinasabi ko sa inyo, Miami Pacers. Yeah. Parang GG na in Dallas, no? Wala si Luka. Sabi dito Kuya Nick, huwag mo na raw kapitan Miami. Sinasabi ko sa inyo, kayaan nyo na. Wala ka, taya ka na rin ha. Dito naman sa laro to, wala akong pakialam. Wala. NIP ako rito. NIP tayo rito eh. Pero dati, nag-spectre nga sila. Ito yung ano. Yung, parang yun na lang option eh. Tamang pandangan nga sa backlines, no? Sa Rakel. Pero ang mahirap kasi sa spectre, pagdating na league game, medyo mataas din yung base armor niya. So, mananakit siya din sa natural order. So, pero alam mo ko sino talaga pinakamalakas, eh? Sina? Si Yaha lang ang pinakamalakas. Gumiba. Enik, iba yung Yaha. Tumatangki, no? Oo, tumatangki ka ng 40. Kwari, bayad, estimate ko na lang, 40,000 na basher. Nag-view sa story mo, 20,000. Oo. Yaha lang ang malakas. Hindi siya natibag. Yung burst niya nung umpisa, yung burst niya nung umpisa, ganoon pa rin yung burst niya hanggang dulo. Hindi siya natinag. Wala. Diba? Talagang idol ko na si Yaha ngayon. Iba. Oo. Sipin mo yung tatangki ka ng basher. Saan katuta ka message mo nun? Wala, number one, totoo yun, Sir Giancarlo, saludo kay Yaha. Ang gusto ko kay Yaha, naka-premium yung account niya. Naka-premium.
Eh, syempre, ang dami na nag-report doon, hindi na baban. Diba, oh, naka-premium yun, di ba? Oh. Ang mabihit doon, nakabasa ko pa, si Heto Max ba na umihintan? Kala sinasa ko si Heto Max isa. Sa comment section, oh, yung mukha niya, inaano pa? Inabas yun eh, Heto Max yun. Oo, si Heto Max pala. Step siya, si Heto Max ang nababash, kala iisang tao. Step that number one daw. Dabi si Step that. Wala, eh, talaga number one yun. Siya, iba, iba. Mm-hmm. Tangki yun, talagang tangki. Ay, hirap nun. Maapekto ka siya, bro, di ba? Siya hindi. Wala, maapekto hindi. Papakilis lang eh. Eh, ba naman, siyempre kung matapang sila ba, eh, di dapat labasan kayo ng tunay na account. Eh, siya, tunay na account. Oo, oo, di ba? Doon pa lang eh. Masan sila lulugar doon, di ba? O, Enik, eh, siya, yeah, tunay na account. Eh, sila. So, gagawa pa sila ng control na ano pa lang yun, unang, ano pa lang yun, unang ulo ng dragon pa lang yung siya. Eh, pangalawa, may pangatlo, pang-pitong ulo pa yung dragon. Unang pa lang yun. Ang mabigat doon pag nagsago pa na yung dalawang team na yun. Ayun ang mas mabigat. Oh, yun. Oh. Naku po. Ayun, ayun ang pinakaabangan ng lahat doon. Naku po, yun ang pinakamaganda. May laban pa ba mga solid teams? May advantage. Na may advantage exe doon. Alam mo naman yung exe. Tayo naman, manalo matalo yung exe. Oh. Nag-iinuman niya ba kayan eh. Pag natalo, ang natalo yung kabila, yari kayo kaya. Oo, oh, yun ang mag-iiyak. Mag-iiyak kayo kaya. Talo nga yung ex niyo yun, umiyak kayo kaya. Paano pag nanalo pa yung ex sa inyo? Diba? Yun, pero, diba? Oh, galing ng ex kanina. Iba pa rin yung gameplay talaga. Three-headed dragon daw, sabi ni Sir Giancarlo. Iba tumatrasok sila Ewe ron, di ba? Isa pa lang sila yun. Kimo. Sila Kimo, oh, yan, di ba? Wala. Wala, siya ka lang. Siya ka lang, ayos na. May Maki ka pa dyan. May Maki, may Kimo, may Ewe, may Terong. Ang dami nun, putik. Sakto na sakto nga rin pagbalik ng internet ni Yahay. Sakto nga. Ano, tama na. Sakto, sa ganun pa na baksak eh. Kaya masarap maging stepdad, poprotektaan ka talaga nun, no? Ayun ang malapit na stepdad, oh. Naku po, pag may umaway kay Dayan dun, yari. Pag binak kay Dayan, no? Bilo kay Yaha. Pero biro lang, syempre, biro lang. Oo. Naku po, delikado yan si Always Man of Play. Abad cooldown na itong Fortune Send. Ano, 15 seconds, tapos yung Iron Shield, 9 na ako eh. So at least, okay, pwede siya makapag-cast ng dalawang Iron Shield, tapos isa lang yung pwede i-dispel niya, Always Wanna Fly. Kasi mas mabilis yung cooldown ng ano, Iron Shield niya. Kaso, tingin mo, hindi niya, ano, hindi siya maka-CS na maayos sa may babaw. Apat pa lang last hit niya. Compared dito kay Life Stealer na, ano, na 51. Eh, medyo ano, problema kay Darkseer sa laning phase. Hindi siya masyadong malakas magpanalo ng lane. Diba, ano, pa-fireman ka lang ng Darkseer, pero maliit yung chance na mananalo si Darkseer sa lane. Ayun lang pero, pa talaga, kaso nga lang, yung hero talaga niya dun, maganda lang talaga siya sa hero, pero talaga sa laning stage talagang ano eh, no? Alugi. Pero pag team fight, bayad na bayad naman yan. Marami lang talaga siya na-enable ng mga hero. Napapagana niya na mas maganda. Kaya usually kahit lugi sa lane si Darkseer, alam, pagdating sa mid game, mararamdaman yung impact niya. Kasi search mo lang yung area, okay na yun eh. Laki na ng impact ni Darkseer pag ganyan eh. Oo, yung isa pa yun. Parang bonus na lang yung, ano, yung magandang vacuum ball. Bonus na lang yun. Pero search mo lang yung carry mo, okay na. Pwede ka na mamatay pag ganyan. Pero kaya rin niya magbaliktad ng laro, ha? Yung vacuum ball. Ah, tama. So, uso na talaga ito ngayon yung ano, sa off lane na madalas sinasoldering na, kunyari, Darkseer, Clockwork, Tiny. Hindi na uso talaga ngayon yung ano, yung soldering. Kasi, ang hirap pag nag-soldering ka, kasi wala na siyang HP regen. So, diba, pag nag-click ka ng soldering, naubos yung buhay mo,
Eh, ngayon, wala na siyang HP regen. Sagot ang vacuum. Gundo naman nun. Always one apply. Tingnan natin dito. Kinasa yung kanyang fortune's end. Darin si Bichun. Sayang. Oo, yun lang. Pero tuloy ko na explanation ko doon sa... Sige lang. Wala na kasi siyang HP regen. So, pag pinap yung soul ring mo, di ba, mawala na ang boy. Yun lang. Oh, yun. Gagante. Hindi ko matuloy explanation. Ayaw, di ba, mawala ka ng buhay pag soul ring. So, pag nawala ka ng buhay, hindi mo mababalik yung nawala mong buhay sa soul ring kasi wala na siyang ano, HP regen. Kaya usually may kita mo sa mga Dark Seer or kahit anong off lane pa yan na madalas siya soul ring dati, ano na lang siya binabote. Instead na soul ring. Tapos, gagawin na arcane boots. Yun na lang. Bote arcane boots. Kasi masakit pa rin pag wala kang regen. Wala kang sustain ng health. Parang ano eh, nakikita ko madalas na lang magbote ngayon, ma-offlane eh. Parang kasi Dark Seer eh, kaya ano yun, yun yung madalas nakikita nagbubote na lang na ano yun, offlane. Na parang madalas ngang ganyan, no? Opo, pwesto na agad sila sa bounty room. Ganda ng pwesto ni Beaton. Hindi marirefill niya, no? Ni Dark Seer, yung bote niya. Okay, gulo siya ata, pero may charge. Pero ba't, no? Puno na ulit yung bote, kaka-refill lang, okay. Pero umuwi yata siya sa base or ni-refill yata ni Era yung bote niya. Okay pa rin yung ano niya dito. Yung bote niya. Madami pa rin charges. Sabi ni Sir Wacho. Ano yun? Sabi ni Sir Wacho, yari talaga lahat ng haters ng Exe kaya. Oo, kahit siya lang trumashlock dun. Wala, isa lang, yun lang. Kahit manahimik na sila sa Apno, sila Chakno, okay na. Siya natatangke dun. Siya malapit dun, di yung dami, account. Oops! Oo, oh, hindi dahil ang kinaganda ron. Oo. Talaga, oo. Oh. Sino natapang nga tao? Di atakbo? Yun lang. Talagang dala mo gold tip mo. Yun ang... Oo. Pinakamaganda ron. Kilala nila ako sino, di ba? Ay, pero Saber Knight. Bottom lane, ha? Nabigyan yung Dark Seer rito. Always one apply. Tingnan natin, delegado. Pulado ang kanyang buhay, pero tatakbo nga lang sa 3 line mga sir. TP out na lang. Oo, pero 2-0 na kagad sa side ng fly to muna. Parang aga yata na 3k gold lead nito. Oo, free farm na free farm yung ano eh. Big stealer. Ano? Oo nga, no? 43 ton. In-expect mo naman talaga yan. Lalo na yung kasama pong support dito ni Live Stealer is Oracle. Hard counter kay Dark Seer. So, talaga maka-free farm itong si LVT. Pero dapat, etong si Spectre para sa akin. Dapat maka-free farm din siya. Kaso nangyari sa meetup, hindi rin siya masyadong naka-free farm. Ang baba, medyo mababa yung last hit niya compared dito kay Dark Seer. And mas mataas pa nga yung last hit ni, ano dito, ni Mirana. Compared dito kay Spectre. Pero kita mo naman doon, no? Tatlo sa network natin. Number one, puro FTM. Gulis pa sa level. Level 6 na si Bichun. Bichun. Si Saberlight, level 4. Ano po next game dito? Ano sir, last series na po to. Pero best of 3 po ito mga sir, ha? Naka-tune in ngayon sa Kuya Nick. Game number 1 pa lang po. May drums na dito si Supreme. Gusto ko itong item na ito, drums. Nagbibigay ng stats, so medyo mahirapan si Iceberg na ano to. I-one hit combo si Supreme mamaya. Pero si Iceberg, isa sa magagaling na mid lane, no, Dan? Pero kapon yung tiny niya. Sablay? Oo, sablay. Sino ang kalaban nila nun? Oh, another kill going to the side of Fly to Moon. Ito na nga si Iceberg with his haze. Pwede magbigay ng combo rito. Here comes the avalanche. Ito toss nga sa may kampe. Tignan natin kung pwede mabigyan si Charlie. Here comes the charge. Abuli pa rin na Iceberg, Mr. Spectre. Abuli niya si General. Naku po. Tignan nga natin dito. Hindi niya nabon. Oo. Abuli ba nila si Era? Hindi na. Malabo. Malayo na eh. Pero dadive pa rin si Tiny dito. Oo nga no. Ito pa si Iceberg eh. So tignan natin ha. Buti hindi naman yung Spectre. So kasi ang problema is, ayun, buti may salve dito si Misha. So back to lane na lang ulit dito si Charlie. Ganda pa ganda. Bumili siya ng salve. Pero tingnan mo si Misha, wala 8 minutes, wala pa siyang boots. Ganun kahirap yung buhay dito ng NIP sa, no? Sa may top lane din. Parang ganun din sa may baba. Parehas silang bugbog. Natalo yata sila lahat sa lahat ng lane. Sa mid, okay lang. Sakto lang. Naka-farm yung Vaughan, naka-farm din yung ano, yung Tiny. Pero ganda-ganda dito ni Iceberg. Level 7 na siya, naka-max na yung avalanche niya. So, rotate-rotate na siya sa may mapa. Kaso, napag-TP out dito si, ano, Saberlight. So, buti na lang napag-TP out siya. Hindi siya namatay dito sa rotation ni Tiny.
Habang yung situation sa baba ng live stealer, no? Sarap ng buhay. Roger dito, abutin nga ng Bashnera mga sir. At Sunstrike, yung kikitil sa buhay ng isang Elder Titan. So makakuha na ng first score pang side ng NIP. Here comes Iceberg. Magro-raid siya sa top. Pero wala eh, wala siyang abutan. Ganyan yung gagawin ni Era, hindi na siya nag-stay sa may baba. Nandito na siya sa, ano, sa may top kanina. Pero protection niya yung Spectre niya para makapag-farm ng maayos. Pero kahit nakapatay sila, hindi mo yung ano, expected, ilang pa rin mag-farm. Hirap nakita, eh. Nakita niya kasi yung Tiny kanina eh, para uy. So, kung sakto pa yung sentry doon ni Roger. Ganda ng ano, placement ng ano yung sentry. So, dahil wala na vision tong NFP sa may top. Let's see kung makapipilitan ba siya ng Jumangle. Ang laki ng lamang sa network ng ano, Dan? Ang Life Stealer? Tama. 1K sa kasunod. Love, free-farm na free-farm. Di ba, yung last hit niya, 81 last hit. Naku, 9 po. Minutes, napakalaki niyan. Naku, grabe naman, nakadalawang bash. Siya gusto ka item niya, hindi siya greedy. Mag-item, ano agad pampalagan. Armlet, halberd, then ano agad MKB. Naku po. Aabutan nga ba nila to? Saber Light, marurot mga sir. Vacuum pabalik. Tignan natin kung pwede mabigyan. Tele na nga lang kanyang sagot dito. And Saber Light, where is Dark Sir will fall sa kamay ni Iceberg. Era, tatakbo na nga lang where is Spirit Breaker. Sakto naman yung pagpunta ni Iceberg dun. Saka lagi nakakuha ng runes, no? Ayos nga, no? Kontroladong-kontrolado niya yung rune. Pangalawang haste na yun, yung nakuha niya. Oo. Swerte, Iceberg. So, nag-jungle na nga dito si Spectre. So, going for drums. Usual build lang ngayon Spectre. Mukha. Yung gagawin niya dito. Drums into... Ano siguro? Drums into Manta. Tatapatan lang na ng isang life stealer yung ano. So, itong game siguro mag-ano siya. Mag-assault Keras. Para lang din sa natural order. Para at least, kahit man natural order siya, may ano pa rin siya armor mamaya. Pero kung tinan mo na, no, 11 minutes in the game, 5k gold lead, no? Isipin mo, daday. Masyadong maaga yung ganito. Oo, 5k gold lead yan. Pero, kung tinan mo yung kills, hindi mo gano'ng kalaki yung kills ng FTM. Oo, nga, yun nga, yung sa dun. Pero, doon mo makikita yung factor na sobrang few farms yan, si Life Stealer. Kaya sobrang laki ng kalamangan dito ng, ano, ng FTM plus napahirapan dito si Spectre sa may top. Ito, gumagawa ng move tong, ano, NIP. Tatatloin nila itong baba para at least kung tatloin nila yung baba mag-react yung FTM. So tingin hindi pa nila kaya. So gagawa lang nila dito is pag nag-react yung FTM magtatakbuhan sila. So pag nagtakbuhan or pag nag-TP FTM maka-free pa yung Spectre sa may top. Pero magganing gagawa nila hindi sila nag-react dito sa may baba. Nag-react sila doon sa may mid. Oo pero si Roger chinacharge yun ng era pero hininto. Balance hindi tatama. Tignan natin. Pinipressure pa rin nila itong mid lane. Pero mababa sila, nila sila kumuha ng tower. Di pala sila yung nagre-react. Sila yung gumagawa ng move sa mid na yun, no? Sila yung pumupush. Tapos yung NIP nagre-react. Pero mamabasa na yung tower sa may baba. No, pero life stealer ha. Iikot sa may Codly. Tapang ho. Tignan natin. Oo nga. Target niya si Supreme dito mga sir. Era with the charge. Natama nga sa Tiny. Mapapahinto ng Bagia. Dual breath binigay na nga rin ni Misha. Sentry. Meron ba sentry? Tayo dyan. Okay. Hunt. Pinap nga rin ito. Meron pang wolf. Bakit the place na niya always wanna play? Naku, binibigyan nga ni Iceberg sa likod yung invoker pero still buhay pa rin. False Bunyo promise, pa? Ginamit na nga rin. Era transfer spirit breaker pero duguan ng buhay. B-tune, right click pa rin sa may middle lane. That's right. Initiate again. Ang target nga niya rito yung Oracle, si Era. Charlie will pick up the Oracle mga sir. Nagkakagulo pa rin. Dalawa na kagad yung casual music si ng FTM. Right clicks pa rin coming from B-tune. Okay nga buhay. Pero ayos pa rin sa side ng NIP na i-depend nila yun, Dan, no? Ganda na ano, ng vacuum wall, yan na doon na Saber Light. Ang pinakamahirap dito, since nagamit nila lahat ng skin nila, madi-defend pa, madi-defend kaya nila yung mid-tower? Eh, lang, na-ipop yung hunt, eh. Pero mukhang gagawin dito ata ng FTM is, parang prepare sa nila, okay, prepare sa nila, yung mid. Lilimahin na nila. Gusto talaga nila makuha yung objective dito sa mid. Pero grabe yung clash na yun ha. Yung nangyari sa clash na yun, alas 2 kay kagad binaba kagad sa kalamangan ng gold ha. FTM, ito 5 versus 5 Dora sa mid lane. Ayaw ibigay mga sir, ito yung magandang Dota. Mm. Wala, walang papasok.
tignan natin, ha. Ayaw talaga ibigay ng NIP, eh, oh. Pag na-vacuum to si Bichon, tignan natin ganun mangyayari. Pero may rage kasi. Pero alam din kasi nila walang, walang false promise, kaya gigo nila. Magkakaroon na ba ng, ano, ng SS? Ah, magkakaroon na ng SS. Ano na lang? 7 seconds, may wall of replica dito sila. Okay, Spectral Dagger, charge para kay Roger. Tignan natin, ET, ang gandang ice pad. Well, connected to follow up by the vacuum. Dual breath, mga rin, ang pinakawalan na Misha. Saber light. Enable. Wall. Wall. Nilapag nga rito, mga sir. Charlie, go, doing the right kicks kay Oracle. Double kill para kay Supreme. Dalawang support kagad. Yan na pick up sa side ng FTM. Oh, yung maganda, mid only. Wala, matras na. Medyo nakaramdam yung FTM. Parang ang risky nun, Dan, eh, no? Tingin mo. Sa side ng FTM. Parang mas okay yata na pitasan yung gawin nila. Pa-shoutout po kay... Shoutout nga pala Sir Dave Christian. Sino po nanalo sa Team Secret vs. Viking.gg? 2-0 po Secret, alam ko, eh. Pero going back to the game, ha? Tumabla na yung ating scoreline dito, 5-5. Kita naman natin na dominate kanina ng FTM, pero this time around tingin ko nakakasagot na yung side ng NIP. Mga items, avalanche toss naman sa may backlines, at ganon kadali mapipick up ito yung invoker. Meron nang dagger dito si Iceberg, mga sir. Tignan natin kung pwede nga nila makuha rito yung mid lane tower na kanina pa nga nila gusto mapick up. Yung tier 1 MLS nga rin dito gagamitin, kalahati yung buhay ng tower. So let's see, mauuna na nga rito yung Lifestealer. Doing the damage and tier 1 tower. Makukuha at mapipick up na rito ng FTM. Hello, hello, hello. Oh, hello, Dan. Nawala yung internet. Pareho na ako. Pero ayun lang, ganyan na pong pinaglalabanan na mid lane tower, Dan. Nabasag na nila. Ah, nabasag na. Pero Dan, nakita ko kanina, ano yung ganda nung ginawa na napitasagad si Roger sa si Always on the Right. Oh, na isa pa nga kasi doon, na-pick up ng Tiny yung invoker. Ganda kasi ng pagkaka-debut ng dagger. Pero let's see, ha. Abang yung nabibigyan naman ng space dito, yung isang Spectre, mga sir. Always wanna fly. Fortunes and tatama rito sa Darkseer, na pero nandito yung tropa sa likod. Iceberg. Meron siyang dagger dito, mga kaibigan. Charge para sa isang Oracle Hunt nga rito. Ginamit and Saberlight. Ang unang casualty rito sa side ng NIP. Kailangan niya talaga na mag-disengage. Ang gandang pagkakalapag rito ng Ice Pad together with the Macro Fire. Roger. Hinahabol nga rito ng Spirit Breaker. Pero era kailangan niya na tumakbo. Lifestealer with the right clicks dito, mga sir. Charge nga lang dun sa may bottom lane. General with the arrow. Pero hindi tatama. Spectral Dagger papakawalan. Tatama rito sa may Mirana. Pero wala, eh. Nang nagkakaroon ng problema yata si Dan sa kanyang connection. Pero gusto talaga ng side ng FTM, no? 5 versus 5 Dota sa may mid lane. Alas di na nga sila nag-farm dito. Iceberg, tinan natin, meron magtitipi. Infest Bomb, Avalanche to, sang combo rito, mga kaibigan. Arrow will not connect. Delegado ang buhay rito ng isang Tiny. May iipit yata sila, nagpakawala nga ng false promise. Napakaganda, Saber Life. Yun lang, hindi siya makaka-out. Despite the fact na meron siyang third skill dito, mapupuno pa rin yung buhay ng isang Tiny. Pero Oracle is in danger. Abutin yata ng Sunstrike. Oracle will fall, mga sir. Here comes the charge. Tatama nga sa isang ET. Iceberg, re-engage, Avalanche to combo. At mapipick up nga rin dito yung isang Spirit Breaker. Tignan nga natin, killing spree para sa isang Tiny. Shoutout nga pala kay Sir Neil Fred. May laro po ba Nigma? Wala yata laro Nigma ngayon. Wait, check. Wala akong kailan laro ng Nigma. Pero mukhang pwede. Ang lakas na makaburst ng isang Tiny. Alos kayang mapatay lahat ng isang combo lang. Siguro maliban lang dito sa Spirit Breaker. Okay, pwede silang mag-re-engage dito. Okay, ito yung charge. Pero hindi tatama. Pero ice pot nga rito. Pakawalan din. Macro fight. Ang gandang vacuum nga noon. At Elder Titan. Oo, mabibigyan ka agad dun, mga sir. Toro, biglang nag-lock yung ano ko. Yung Discord ko pa rin. Okay na ulit. Alam ko si Roger ang pumalit kaya alawa, Dan. Diba, Dan? Tama. Tama ba? Oo, tama. Si Roger nga. Ang laro ng Nigma, August 27 pa. Shoutout nga pala kay Sir Kyle Francis Dardo.
Pero tingnan mo network that day, talagang ano, ang laki nung ano, nung pagitan or discrepancy nung farm nung Lexgear at Key Spectre dito. Kumbaga, yeah, si yun, Invoker yung ano eh, yung medyo pumapatay sa network ni Lex Dealer. Pero may factor na din kasi may Midas tsaka Boots of Trouble to si Supreme, kaya mabilis magpark. Ay sayang, hindi komunikata yung Sunstrike. Saka iba eh, nung Albert na pala itong Life Stealer. Kaya nga eh. Ang problema pa niyan, Daddy, si Spectre, din parang hindi ganun kaganda, AMKB. So, ano yung item niya against dun sa... Usually, pag ganyan, pag nakita mo yung katapat mong carries, may Albert na, parang hayaan mo na lang, hindi ka na mag-item ng MKB. Kasi si Spectre din mag-divine. So, hayaan mo na lang na may evasion yung kalaban mo. Kasi di ko talaga nakikita ano si Spectre na ini-MKB. Oo, oh, nice spot dan. Pero wala, tatayo lang eh. Mm-hmm. Kulat eh. At saka alam niya may oracle sa... Oracle sa likuran niya. Okay, pana. Dadaan nga lang pero di tatama. Pero makaka-pick up na kagad ng Spirit Breaker nga rito yung isang tayo ni mga sir. Wall of Replica nila pag nangarin. Disengage na nga lang dito sa side ng NIP. Tatanawin lang nila yung tower nila. Ay, pero ano? Yan ang infest bomb. Oo, masakit to eh. Naku si Supreme. Naku po! Another one! At double kill para kay Iceberg and just like that. Grabe yung combo na yun. Napunit din sa ano, natural order. Sakit ang burst ng tiny pag may natural order. Tapos kaya infest pa. Kaya laging pinipick rin yan eh, no? Sa infest pa, magic damage din to. Sakit din. So, ayun, bursted agad dito si Invoker. Kailangan na dito ng BKB talaga. After BKB, siguro magiging game changer na item na sa kanya dito is Aghanim's. Prospector. Buti nakaramdam siya dito. Paano kaya gagawin ng NIP na ito? Hirap eh, yung aggression na FTM dito tuloy-tuloy. Oracle, kailangan kagad nila ma-pick up. Pero nakapagbigay pa nga ng false promise. Darkseer mamamatay. Spirit Breaker susunod. Earth Splitter, tingnan natin dito. Mayuyul Zephyr. Wala na nga mana si Vito na. Tornado, rather. Vito, no? Wala na si Vito. Ako po, delikado rito yung Lifestealer. Pero siya ma-pick up dito, mga sir. Pero Spectre, ayun lang. Mabar burst down nga nila. Always wanna fly with get the kill. Tiny? Sunstrike? Ayun. Hindi na umabot yung fortunes and Misha. Pero papalag pa rin sila. Ang gandang patulog ni Roger. Oh! Lalaban pa rin yung Lifestealer. Babalik lang agad yung buhay. Na-double kill para sa isang Oracle. Charge na nga lang ang sagot ni Era. Buti na ako pag-charge sa may, sa may top. Pero nag-TP agad si General. Naantay. Minto. Lawad ng fortunes yan. Sinusundan ng courier. Alam kaya nilang papasok sa Rosh Pit? Okay, nag-TV, wala na sila papasok. Okay, buti. Ay, may Yules! May Yules pala! Paano siya nagkaroon ng site doon? Sa pana? Baka sa pana, kaya siya nagkaroon ng ano. Pero, ang hirap patayin. Ay, hindi na nila yan, i-co-commit. Sa doon, ano, mahirap pag i-co-commit pa nila. Pero si General na ata. Yaman din ni General? Ganda rin ang item niya. Midas, drums into Yules. Hindi siya nag-anak physical type. Alam niyang... Ano eh, sapat na yung physical tag dito ni Vito na binibigay. So, baka maganda siya dito, magic type na Mirana. Or utility item na Mirana. Yan natin. Para 69, 9k gold dito side ng, ano, ng FTM. Sobrang laki ng kalamangan nila. Naku, kadala ka rin pa sa media. Sakit ng right click ni Vito. At this point, hindi nila, ano, kahit na naubusan ng mana si Vito. Kanina kasi teamfight okay na sana eh, yun na yung parang chance na yung mapatay si Beaton. Kaso may ano pala, may magic 1 charges. Nakintulong talaga ng magic 1 charges, guys. Sobrang talagang, nag-snowball, no? Sobrang snowball yung laro dito yung Beaton from training phase. Talagang ano eh, hindi naman siya nabugbog eh. Training phase, tapos tuloy-tuloy, 6-0 siya dito, tapos pa ng last. So next item niya dito is MKB, malapit na yung MKB niya. After MKB, pwede na sila mag-rush eh. Or i-close out ata nila yung game, mo i-close out na. Ano nga doon eh, infest bomb lang eh, kay Iceberg, minus 1 na kagad, automatic, kahit sino dyan. Saan nagawa nila yung trabaho nila na ano, mapanali yung baba, and pinaka-importante, mapanali yung top lane, kasi nabugbog si Spectre. Kung, sa tingin ko, kung di nabugbog to si Spectre free farm dyan, kaya pa sana ng NIP, pwede pa sila makasagot sa mid-game teamfights. Kasi sa mga mid-game teamfight siya nakikita natin, talagang hirap itong ano, NIP, makakapalag. Kahit nga si Oracle na, hindi nila napapatay. Kasi sa ganitong sitwasyon, kahit okay lang, kagayaan din dito, kay Always Wanna Play, na-commit yung false promise sa sarili niya. Naku, kasi wala pa silang detection.
Tayini nga rito ha, abutin ng bakim dahil pagod nga siya ng ice wall, ice pot, lahat binigay na nga rin pero Spirit Breaker umamatay. Ang gandang false promise mga sir. Spectre doon sa may high ground, Edge Splitter nilapag. No, na-use na si Lucharney. At dalawa yung tatamaan, tignan nga natin dito, Spectral Dagger, going to the high ground na nga lang, Supreme, tatakbo okay. Na nga lang din, pabalik sa kanilang base. Pero alam nilang walang wall eh, so, uy, gundong Sword Strike, na-snipe din si Always mga na-fly. Okay, lumamang pa sila sa trade na yan, pero kahit sabihin mong lumamang sila sa trade na yan, pero mukhang wala man sila makukuhang objective or makukuhang another kill. Okay pa rin din, okay pa rin naman dito FTM. Pero at this point, Daddy, okay lang, tutuloy ko yung point ko kanina. Okay lang kay Oracle na i-commit yung false promise niya. Para, basta makita niya na bago niya i-commit yung false promise niya, parang naibila na ng NIP lahat ng skill para mapatay siya. Then, pwede niyang i-false promise sa sarili niya. Kasi alam niya, na pag naibitaw na yung lahat ng skills, na pwede ipitaw ng NIP para patayin siya, tapos nakasin yung false promise, magwawala na yun si Iceberg tsaka si Beaton. Alam nila hindi na pwede makasagot ng NIP sa teamfight. Kung okay, hindi niya na ibibitaw yung post promise sa sarili niya, pag hindi nangyaring ganong senaryo, na i-commit lahat ng NIP, excuse niya para mapatay si Aldous Manfly. Tipong ganito doon, no? Lamang na lamang ka na sa game. Tapos kompleto sa regardless yung team nyo, may physical damage, may magical damage kay Iceberg, may savior kayo. Tapos meron kayong natural order pero papasok. Nalapagan nga lang ni Misha rito ng ice pot. Tignan nga natin mga sir. Clumsinit. Tapos ilagan pa nila yung EMP. Saglit lang mapwake up yung isang Jokiro. Tapos TP pa sila sa may ano, by baba. Infest bomb. Gagawin nila dito. Yan. Ayan. Makita ba nila etong si Spirit Breaker na kanina pa may speed push? Oh, yeah, hindi rin ganun makalabas yung ano, yung Spectre sa mapa. Oh. Ah, tingnan mo. Nandito lang siya sa base niya. Hindi rin siya makapag-jungle. Hirap din siya mag-jungle. Hirap na siya makakuha ng resources eh. Tapos ang ganda pa na exciting dito, Roger, aganin. So, libre BKB mamaya. Para sa kanya. Oo, oh, kasi yung threat ng ano, ng combo ng Tiny na mayroong Infest Bomb nandun eh. Mm-hmm. Tsaka, pag may kasama yung Elder Titan, sure, ano talaga, mababurst daw. Ah, syempre, pag ganyan, parang ka naman mind games dan eh, no? Lalo pag dihado kayo na ganito. Eto naman, sa Mirana naman ang asakay, kay General naman. Mm-mm. Ano yung exciting dito ni General after niyang Wolves? Bilis yung tumakbo pa yung 50 movement speed. Grabe kasi yung item, puro mobility. Drums, tapos Yules. Tapos BOT. Grabe yung moving speed. Pero napag-show naman sila. Napag-show naman yung NIP ng day. Buti napag-show sila ni Sunday. Sa, ano, maganda yung next item dito yung Invoker. Shiva's Guard. Kailangan ito yung Shiva's Guard para di siya napupunit doon sa natural order tsaka doon sa physical damage ni Life Stealer. So next item dito yung Life Stealer. Matic. Sabisan lead. Meron na siya MKB. Kompleto na yung damage niya dito. Kailangan niya ng lockdown. Pero yun. Shoutout nga pala kay Sir Elrip Magalong. Tignan natin. Aangat na nga rin si Bichon. Araw tatama rin sa Dark Seer. Pero nga nila i-capitalize to. Ang sakit na right click si Bichon. Nilapagan nga ng Earth Splitter. Yeah. Just like that. Patay gagad yung Dark Seer. Han, pinamit na nga rin. At nag-buyback wow. Yung Oracle dito. Wow. Bichon. Puputok na kanyang Aegis of the Immortal. Echo Stamp tatama. With the arrow nga rito mga sir. Pero hindi mo nakagod si Oracle. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpalo eh. Sunstrike. Pero 5v5 pa rin. Ipinita na ito ng FTM. Alam nila walang haunt, walang wall. Tapos nag-buyback si Oracle. I think pipilita nila ito yung ano, yung issue. Buyback rin yun eh. Nag-buyback rin yung Darkseer. Pero nakita mo dati eh, no? Pagka-haunt tapos ano, Manta ni Spectre. Ki Oracle punit yung buhay eh. Na nakit siya doon sa Desolate. Pero wala pa rin dumipense eh. Tignan natin Ice Pot i-commit Supreme with the BKB. Pero Infest Bomb, nandun sa harap si Iceberg. Potential at Everlake, yung Darkseer, dieback yun mga kaibigan. Spectral Dagger, B2 na kanilang target. Pero kuhunat ng papa mo eh. Ang sakit pa ng damage. Ito nung ngayingat-ngatan. Meron pang right clicks coming from Damirana. Ininto nga ni Era yung kanyang pag-charge. Wala magawa yung NIP. Tornado EMP lang. Sana hirapan sila i-pull up yung combo nila, Daddy A, yung ano, vacuum into charge, tapos ice pot. Medyo mahirap execute. Dali rin talaga iligat ilaga ng ice pot eh, no?
Nailagan pa ng live stealer. Si Sefer, Arrow. Nice man, Tadaj. Kaso wala eh. Ay, nag-stop si Spectre. Ida-dive ba nila? Nag-alangan sila i-dive. Okay. Pero mga pipinitin pa rin nila ito eh. Alam nila pati si Darkseid eh. Dive back eh. So walang pa setup doon sa ano, sa charge ni Spirit Breaker at sa Archer. Ang dami kasi nilang pang follow up din sa backlines. Meron kang pang dispel na fortunes in. Tapos hanggat nandun yung Oracle, ang laki ng tiwala nito ni ano, ni Vito. So nandyan lang si Oracle sa tabi niya. Hindi siya matatakot. Okay, galing pa sa backline yung Spirit Breaker. Meteorite pa nakawalan. Tignan natin, Iceberg na rin mapasok hanggang ganong combo. Patay ka agad yung Invoker Yule Scepter. Setup nga rito sa Arrow. Charlie might be next. Dalahati yung buhay pero makakatakbo. Uy, good luck yun. Tumama sa apat. Inabot nga na Ice Party. EMP din na natin mga sir. Double lip pinakawalan dito ni General. Vision with the false promise mga kaibigan. Ako si Vision. Dalawa na agad yung casualty sa side ng FTM. Delikado yata yung Life Stealer. Inaabol siya ni Charlie. Ito na yung camera. Wow! In turnaround ng NIP and just like that mga sir. Apat ang namatay sa side rito ng FTM. Wow, wow, wow. Grabing hold nila dun ah. Well played. Umabot pa si ano, si Darkseid sa ano, sa... Pagod doon ang vacuum wall eye spot dun. Yung wombo-wombo ng bayad na bayad. NIP oh. Sa umabot siya bago mabasagan sila ng ano, ng range rocks. So okay lang kahit nabasagan siya ng melee rocks. May range rocks pa naman sila. So next item, Disabled Light. Maganda to. Halberd. Kailangan nilang halberd. Parang... Hindi rin okay din yung masyado ka matagal dun sa pwesto eh, no? Parang... Matagal sa... Mid sa kanila sila kanina. At eh, call nila siguro talagang pipilitin nila. Pero yun lang, na-charge dito si Iceberg. Naku, delikado siya, wala siya ano, oo, BKB. Nandito sa Saber Light. Pero magkakaroon siya ng BKB. Oh, pero alam yung positioning niya rito ha. Tingnan natin, nakalahati yung buhay ni Saber Light mga sir. Maka-attack ng vacuum. At yun lang. Na-pick up nila yung Tiny. Nakabalik. Kanina 11k yung kalamang 6k na lang ngayon. Ngayon 6k na lang. Laking ano, laking swing. And gusto ko tong smoke na to. Alam nilang di kompleto yung FTM. Patay si Iceberg. So matik smoke. Kailangan nila ituloy-tuloy itong momentum na nakakuha nila. Pero kan ginamit ng Dara. Okay. So yan natin kung makakakudob ba tong FTM. Pero hindi yata nakakutob si Biton. Oo, ito yung charge. Nag-rage si Tropa. Tignan natin, lalaban naman. Kung right clickan nga lang, pero lima sa side ng NIP nandito. Nandito lahat ng kaibigan niya, out na si Biton. Buti, nakapag-rage siya doon. Oo. Pwede siya ma-change tan kung sakasakali. Uy, Titan Sliver. Ay, yeah, maganda ka spec. Ang sakto. Buenas nga, no? Next item na dito is Cardi. Pinaganda kasi nila doon, meron silang charge eh. If ever na tutukan kagad yung Oracle, titutukan kagad yung Oracle, nakikita kagad nila yung pwesto eh. Kumbaga gagawin dito ng NIP, pop ng hunt, tapos titignan ng era, nasa yung Oracle. Okay, pagka-pop ng hunt, charge yung Oracle, then... Sunstrike. Oo, patayin, Sunstrike. Basic. Tapos hintayin na lang, parang gagawin na lang nila, pag napatay yung Oracle, saka ko i-commit yung vacuum ball ko, doon sa apat na heroes. Pag napatay niya si Yora, ganun lang, ganun lang gaganun. Kasi mayroon pa mag-commit ng anong vacuum ball sa apat kasi may BKB na itong si Tiny, then si Lifestealer, Mirage. So, parang may kita mo lang, lagi mababacuum dyan, si Mirana at si Elder Titan. Pero magkakaroon na rin ng BKB si Roger eh. So, libre BKB na rin to. Pero pag agad naman dito dati, yung Desolate, nagpipir siya sa BKB. So, kahit mag-rage ka, kahit mag-pop pa ng BKB mo. Ayun lang ang kinaganda eh. Tatamaan pa rin ang Desolate. Pero kung ito naman yung spec ha, galing sa hirap. Speaking of galing sa hirap, pang apat na sa network ngayon. True. Hindi ba nakakatakot to sa side ng FTM? Hindi pa naman. Pwede ko nasa kanya pa rin ng pandaro. Meron silang Titan Sliver. Kumbaga hindi pa rin fully nakaka-comeback nung NIP. Lamang na lamang pa rin sila kahit pa ba. In terms sa map control, sa items, namang-alamang pa rin sila. Pero kung magkakamali ulit sila ng isang beses ko ito kanina, ayun ang malaking problema ron dan, no? So next item dito, always man apply is Blink Dagger. Kadi na? Pero di trip tong item na to, yung dagger. Kasi pag nag-pop na hon, hindi ka na makapag-dagger eh. Dating ko, Aeon Disc. Yan, matik. Ano, bosset sana yan. Sa... Kaya NIP, pag nagkaroon na Aendis itong Oracle, may rapan siya ng target nito. So, I think, mas trip ko yung ano, Aendis kaysa sa dagger.
Ayun Dish or parang di rin ganun nata agandang gamer ko. Ayun Dish or Gosepo. Ang bilis no? Naka-charge tapos naka-search nga rito mga sir pero Iceberg sa backline ng target Supreme with a VKV pero lalaban naman Earth Splitter Kermit pero walang tatamaan. Delikado ang buhay ni General. Era nasa likod din natin. Pwede siyang mag-charge pa ulit. Charlie with the right click. False promise pinakawalan. Para dito kay E.T. Always man apply. Ayun talaga ang target ng isang Spirit Breaker. Wall of Replica doon sa may backside. Avalanche toss combo. Patay nga yung Darkseer. Tornado. Walang tatamaan. Para lang yung wala nilang hot. Wala na rin ano. Uy! Hindi po. Kalo ko tatamaan pa na Sunstrike. Ito yung Spirit Breaker. Talagang doon lang siya eh. Ah, sa Oracle lang. Hanapin niya kagad yung Oracle. Kasi yung 2 niya kagad yung Purge eh. Pero ito problema. Wala na silang ultimates, wala na silang wall, wala na silang macro fire, wala na silang haunt, o libreng o Roshan para silang FB. Pero nandito ha, libreng nila ha, Spectral Dagger, papasok si Charlie dito, ang target kagad nila si Always Man of Time, pero walang false promise. Hindi natin kung pwede nila ma-pick up, maligado na si Supreme, patay dito yung Invoker, down at 100 mga sir, buyback para kay Jakiro. Pero Oracle, mamamatay, mapipick up, Spectral Dagger, pupunta nga si Charlie dito sa may high ground. Sinusundan siya ng courier. Grabe. Pero kaya nila ito dati ah. EV pa lang. EV pa lang. Tignan natin. Ito si Era. Paso na lock ng Spectre. Salblade. Somehow buhay pa rin ah. Nakababaro si Charlie. Pero nandito ni backup niya. Pero 4v4 situation to. Nag-aala nga si Charlie. So tignan natin. Saberlight nandun. Naku pati yung Saberlight naman. Avalanche toss combo. Yun lang. Pwede pa silang humabol. Yul Scepter nga rito. Tatama yung arrow. And Misha. Papapatay siya ng isang life. Pero sila bumalik ulit. Gets ko naman yung gawa ng Silverlight doon. Nag-gusto yung pumalag. Kaso medyo mahirap lang talagang pumalag sila doon. At least kanina. Sa situation na yun. Kasi walang buhay si Spectre. Nabuhay nga siya doon sa combo. Ng FPM. Pero wala siyang buhay. So hindi siya makapalag. Oh sayang. Sayang pag-contest na ng NIP. Kailangan talaga nila yung Darkseer. Kailangan talaga nila yung Darkseer. Hirap silang tumimbat. Wala yung Darkseer. Wala kasing Surge. Wala din Vacuum. Surge yung parang nagpapanalo sa kanila sa teamfight eh. Tapos naman Surge mo lang si Spectre. Okay na eh. Buhay na siya or kaya niyang umatay eh. Kaso ang galing ni Iceberg eh. Para guluhin yung backline. Para ma-split yung clash. Sa ano, usually ito talaga yung target ni Iceberg. Yung Darkseer. Oo. Sa Invoker. Ati yung team fight eh. Bilis. Buhay na yung ano, yung bar. Pati yun natin kung makabasa, madedef mo na hindi eh. Pages kasi ito, so mahirap. Oo, mahirap. Pero nasakit. Nasaan na yung haunt charge? Oo, na-ulti yan. Eto na nga yung haunt mga sir. False promise, ginamit nga ng Oracle sa kanyang sarili lang mga kaibigan. Bitch yun, may iiwan dun sa may taas. Delikado yung lifestealer. Pero yung burst down coming from Iceberg is real. Wall of replica ginamit na nga rin. Misha with the macro fire. Charlie? Earth splitter, tatama. Pero mukhang mag-ibig yata yung lifestealer. Naku po, dalawa na yung patay rin sa side ng FTM. Charlie tatakbo ulit sa may high ground. Tinan natin susundan nga siya ni General dito mga kaibigan. Ayol Scepter, pero masyado na yata ang malalim. Pwede pang lumaban yata ng NIP dan. Pero wala nang buhay dito si Charlie ah. Kailangan niya mag-ingat. May natural order pa rin to. Kaya na nga. Eto na naman! Galing talaga ni Iceberg, yung combo ng Avalanche Toss. Boom! Ang sakot ko, ang sapak ni Roger, oh. Vacuum into 3. Saberlight mukhang delikado and he will be picked up. Apat na yung patay rito sa side ng NIP. Exposed na ulit yung Rocks. Hindi na ito madedepend ni Misha, mahihirapan siya rito. Papapatay nga pa burst down gagod siya ng Tiny. Gusto sana talaga mag-ringage sila ng NIP kasi ang problema, nandun pa rin si Roger. So, na-amplify talaga yung damage output ni Iceberg siya ni General. Ang hirap kasi BKB si Iceberg tapos si General ang base tumakbo si Roger naman may libreng BKB yung hirap ano ang hirap ng ginawa doon ng NIP kung nahabol sila hindi rin parang labo or maliit yung chance na mapapatay na yung tatlo si General, si Roger kasi Iceberg sa scenario na yun. Ayun lang pero wala na silang tier 4 towers dito ha na takedown na ng FTM. Tinan natin dito si Supreme na ghost walk mga sir. Ito yung charge. Ibibigay nga kayo Always Man Apply with his Oracle. Tignan natin kung mag-burst down nga nila si Roger. Iceberg with Avalanche toss combo. At patay kagad dito yung Jakiro. Always Man Apply with his Oracle will fall. At hanggang dun lang eh.
Oo, ganun nga lang. At least nakapag-gold shield ah. Hindi pa naman mega creeps, dalawang lanes of trucks lang. Kasi may second tower pa sila sa may iba. Mm-hmm. Sa may baba. Pero ang problema, exposed na yung ancient na lang. Wala silang tier 4 towers. O, eto ang hirap ng buhay dito ng NIP. Bagat, ang... kanina nakakambak na sila eh. Hex na? Pero ano si General? Na... Oh, probably yung taba dito ng General. Ang dami yung lockdown dito. Okay na, nakakambak na kanina ng NIP. Pero ang problema lang talaga is talagang lamang pa rin sa items ng ano, FTM. Sa ano, hindi pa rin talaga kayang ano, sabayan ni okay. Life Stealer sa Rikligan. Okay, tira natin kung anong plano nila. MLS ginamit. Hindi yata nila alam na merong Hex, ha? Naku po, nagganda nga rito mga kaibigan at Spirit Breaker will fall. Naku, napakita daw ni Palatay. Napatay ka agad yung Oracle. Ito na yung pinatay nilang turnaround. Ice Wall gagamitin na nga rin. Pero, nakapasok pa kay Iceberg. Infest, tapos dagger out. Usay. Pero may spell prison mode, saktong sakto. Spell prison. Para kayong buka. Pero ang ganda sana nun, ha? Bilis ng kamay niya, no? Bidun. Pero na-testing ko na to, ano, the day. Si Darkseer sa pubs. Ay, sa demo hero. Pag siya nagkaroon ng Octarine, tapos spell prism, unli na yung Surge. Ay, nang nakapag-visit. Ay, nang nakapag-visit. Unli na yung Surge. Eh, kaso, di, sa ngayon, di, wala pa naman siya masyado kahit eh. Kaya di malabo magkaroon siya ng Octarine, di ba? Pero tiyan natin. Mali mo, tumagal pa itong laro na to. Makakita tayo ng ganun, ng unli Surge. Ay, nang nakaka-visit. Kung may unli Surge na... Pero may dispel naman yung ano eh, FTM eh. Kahit pa paano, kaya nilang na-dispel yung session. Kaso alam, pag Andy, di lahat yun pwede mag-garoon. Oo, oh, pag nakuha niya, level 25 na talent niya, na 320 AOE Surge. Pwede. Pumapalag pa yung ano eh. NIP. Ba't nag-chase ng gigil? Eh, ganito na naman. Eto, hinagay sa may backline. Sabay Abyssal Blade. Hindi natin yung ma-lockdown yung isang Spectre down at 80. Earth Splitter ginamit. Aabutin si Saber Light. Pero meron siyang Guardian's Grip. Yul Scepter. Tignan natin kung makapitalize nga ba nila. Era, mababa siya dito mga kaibigan. Jokiro po nga. Yung inabot ng Pana na pinakawalan. Ito ni General. At there goes down the Jokiro. Double kill para kay Vito. Iceberg tatalon sa may backline. Pero mahuhuli nga siya. Supreme with the BKB. Saber Light mo nga out lang. Pupunta sa fountain para mag-regen. Tignan natin mga kaibigan. Kita nila si Supreme. Nag-dust triple kill para dito sa isang life stealer. And just like that, oh. Ay, sobrang nag-scale yung ano. Nag-scale na maaga yung life stealer. Tama. Kapag snowball na maaga. Kumbaga, kahit na comeback mo NIP, pero since sobrang laki yung tanawangan na FTM, lalo na itong sa life stealer, parang imposible pa rin yung comeback. Kumbaga, magiging comeback lang dito ng NIP is teamfight plus rush. Pero hindi naman nangyari sa side ng NIP. May mga teamfight sila na panalo, pero hindi nila nakuha Aegis kasi medyo, ano, minamalas sila sa timing ng pagkapanalo nila sa clash. Kasi pag nalo sila sa clash, hindi pa buhay yung rush. Eh, pag nananalo sa teamfight yung FTM, may rush. Kaya medyo malas lang itong NIP. Pero well played pa rin dito sa side ng ano, FTM. From laning phase as sa mga mid game team fights, itemization din, di ba? Sobrang on point. Oo, saka napanalo ng lane dan. Tapos nakakuha sila ng objectives ng tuloy-tuloy. Hmm, true. Ay, isa dun, no? Kaya nga. So ayan, game number 1, makakuha ng FTM. Bet na ba tayo, no, Rebo? O mamaya? Ay, sorry. Sorry po. Tatanong ko lang po. Pero ayan, game number 1 mga kuna FTM. Pahinga muna kami ni Daddy eh. Pero pag sa mga gusto mag-bet dyan na real money, yan, punta na kayo sa phoenixbet.com. And gamitin yung promo code namin na LuponWXE pag mag-register kayo. At pag may katanungan kayo about sa phoenixbet.com, i-PM nyo lang yung page para hindi sasagot sa mga katanungan nyo. Pag gusto nyo mag-bet ng, ano, ng Dota 2 items, punta kayo sa dota2.com and gamitin nyo rin yung promo code namin na LuponWX. Ayun. Ayan, mag-break na muna kami ni Daddy A. Pahinga-pahinga lang saglit. Huwag kayo alis. Kakas pa namin yung game number to. So don't go away guys. We will be right back. Iyon mo na lang. Pati ko mag-alis kay Beta. Gaben, naparod mo yata yung video ko. Axel, napanood yata ni Gaben yung ano yung video natin. Skip meta.